Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Healthy Pinoy. Nagsusuob ka pa rin ba tuwing nagkakasipon o barado ang ilong? Sa atin kasi mga Pilipino, ang suob o steam inhalation ay karaniwang gamot na ginagamit laban sa sipon o iba pang mga respiratory infection. Ang tanong, pinapractice pa ba ito sa Australia? At inirekomenda ba ito ng mga GP? Yan ang sinagot ng specialist GP na si Angelica Lugarta Scott sa episode na ito ng Healthy Pinoy. Good morning po. Kumusta po tayo? Bago ang good lahat. Morning. Kumusta, Claudette? It's nice to be back here and good morning to all the listeners. Ito kasing term na ito, yung suob, no? Hindi ko na masyadong narinig dito sa Australia, but I know that suob is a traditional Filipino practice, no, that involves yung pag-inhale ng steam para ma-relieve yung mga respiratory symptoms and congestions. Nung COVID times din, parang nauso ulit itong tinatawag nating suob. Pinapractice po ba dito sa Australia ang suob? It is, of course, known to many cultures, actually, not just by Filipinos. A lot of it's been practiced for many, many decades by different cultures. So in terms of if it's practiced dito sa Australia, we have very limited formal data in terms of how the Australians are practicing it. But in my day-to-day encounter with patients, Claudette, not a lot of patients do this now. There are anecdotal evidence that people still turn to steam inhalations during colds and flu, pero hindi na siya as, I think, as common as what we thought it is. Siguro yung older generations, I would say, yung mga probably a bit older, but the younger ones doesn't do it as much. Ikaw daw, coming from the perspective of a general practitioner, of a doctor, recommended niyo po ba ito? I think it's important kasi with us, we do follow really scientific evidence, okay? Kasi meron rin siyang mga risk, you know. So I think if we look at the scientific community about this, they have mixed opinions on this. So some studies suggest it can temporarily relieve symptoms like nasal congestion, improve breathing, comfort. But really, there's limited evidence supporting its long-term effectiveness in terms of viral infections. More importantly, the risk of burns from hot steam or worsening symptoms. If a patient asks me if they can do it, and I know they're sensible, they will use it with a special, you know, container that really there's no risk of spilling over, or they're not using it too hot, then I would say, yes, you can give it a go, you know, as long as you are in a safe environment. There's really no harm naman kung as long as they're very sensible and they know how to do it well, yeah? So I'll just focus a little bit about some of the risks with it. So as we know, na yung steam, if it's too hot, it can actually cause scalded burns if masyadong mainit yung water. Or if somebody or someone accidentally knocks over the container. So it's probably mahirap if they're very elderly. Marami naman kasing other options there that are safer. So let's talk about the options, Doc. Yeah, so marami namang alternative, safer and effective options that has been in the market for quite some time. So number one is yung mga saline nasal sprays or cortisone-based nasal sprays. So they really help alleviate the congestion. Meron rin namang mga humidifiers that are machine na hindi na wala ng mga steam, wala ng mga dangers of burns or anything, that are great for maintaining moisture in the airways and in the air, yeah? And also there are, meron tinatawag, I don't know if people have heard of it, but you can get it in the chemist. It's called sinus rinse. So basically saline, you mix it, meron parang container, and they do the sinus rinse or sinus cleanse. And these actually cleanses the sinuses, alleviate congestion, and also remove mucus buildup. So
it's important rin to inform everyone that staying hydrated and drinking plenty of fluids or water and resting are the main crucial things to improve when they are having upper respiratory tract symptoms. Naaalala ko kasi doc sa atin sa Pilipinas before no ng mga parents ko kasi pina-practice nila yung suob dati. So di ba may malaking parang timba or ayun, parang container, tapos hot water talaga yun, umuusok, and then kailangan mo ilagay yung ulo mo doon sa malapit sa steam, and then you have to cover with a towel ba? Oo. Tapos ang iba lalagyan pa nila ng mga kung ano nung mga essential oil. Na-explain mo na medyo delikado nga kasi baka mapasok. Marami ng option. May nakita pa nga ako online that they can do steam inhalation, but it's in a specific magandang container na maliit lang yung lumalabas. So, marami ng options ngayon. Napakalamig yung panahon. Maraming, like, even the kids, yung mga bata nagkakaroon ng congestion. Ano po ba yung pwedeng suggestion natin na kasi mahirap naman isuob din yung mga bata. At saka yung ibang bata ayaw din ng mga, yung mga nasal spray. Ano yung mga pwedeng options for them, Doc? Yung masyadong maliit, meron naman silang mga suction actually na mabibili. Yung parang maliit na suction yun sa mga babies, okay? Yung mga children, kung congested talaga sila, mahirap nga talaga na some of them doesn't like yung mga ganon. It's really just to make sure na to teach them to sneeze it out, get it out. At saka also, when actually if the child drinks a lot of fluids, parang mucolytic na rin yun. Parang napibreakdown yung mga mucus. It actually, the more hydrated the child is, the more loose yung mucus. Nakakalapas. How long yung congestion usually? Nagtatagal. Usually, talaga, worse siya in the first week, you know? Tapos, worse talaga ang fever, ang mga nasal symptoms in the first three nights talaga yung pinaka-worse. Pero, mga 1 week, towards the end of the first week, medyo hindi nag-ano as bad. Meron pa rin. Merong mga certain children na after respiratory symptoms, actually, weeks after, congested pa sila. Merong mga ganyan children. Mm-mm. So, it's normal, Doc. It's nothing to worry about. Kumbaga, paubos lang ang mucus. Nothing to worry about. Basta, they're well. You know that hindi na nag-fever. They're running around. They're active. So, sometimes merong mga remnants talaga na may mga sipon pa talaga. Even weeks after. Napansin kong iba-iba din yung color ng mucus. Minsan green, minsan yellow, or minsan white lang. Yes, that's true. So yung mga greenish or yellow, so it really means na active pa yung body mo fighting the viruses. They're active there, very active. But towards yung parang towards the tail end of the viral infection, doon mo na makikita yung mga whitish, yung mga hindi na as bad. Thick pa rin, pero hindi na green talaga yung color. Nabigyang linaw tayo ni Doc tungkol sa suob. So, merong ibang mga paraan na pwedeng gamitin instead of using the traditional practice natin mga Pilipino. Pero pa no judgment naman ito, Doc, sa mga ginagawa pa rin or ginagamit ang suob, hindi po ba? Ng mga Pinoy nating kababayan. Yes, that's true. No judgment naman. Meron namang magagandang container dyan. You look online, maraming mga safer steam inhalation container. Kung pipiliing magsuob, siguraduhing ligtas at hindi mapapaso. Sabayan ng pahinga, hydration at tamang payo mula sa iyong doktor. Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno. Healthy Pinoy. I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.